Maya Paeldo, Maya Paeldo, Lord. Hello po, hello po sa mga subscribers at viewers. Ay, oh, kumusta na? No? Ngayon, ang part 3, Lord. So, ng possible risk or complications kapag nakabraces ka na. So, dalawa pang risk ito. Pero, ito naman ay sa parang sa end treatment na. So, pagpatapos na, may mga possible risk or complications na nangyayari. Oh, yan. Yan ang topic natin ngayon. Eh, ano-ano po ba yung dalawang risk? Oo, yung dalawang risk na natira na lang. Oo, sa end of treatment, may possible risk pa na nangyayari, no? Yung isa ay yung enamel damage. Enamel damage. Pag kasi tinatanggal, dito naman sa procedure ng pag natanggal ng brackets, tapos na, tatanggalin na yung brackets mo. So, merong force na ina-apply kami para humiwalay yung bracket dun sa surface ng ngitin. Yan, yun. So, para ma-disrupt nga yung bond, no, between the tooth surface at saka yung appliance, yung bracket ngayon. No? Tapos, tatanggalin ng cement ngayon, no, na nakadikit dun sa ngipin. Kasi pag tinanggal na yung bracket, mapapansin mo, pati yung pasyente, na parang ang gaspang, di ba? Kasi nga, meron pang natitirang cement dun. So, tatanggalin ngayon ni dentist yun. So, posibleng magresulta yon ng enamel damage kasi tatanggalin eh. Mas mataas ang incidence, Lois, sa mga ceramic brackets, no? Although ngayon, sabi nila, yung mga bagong generation ng mga ceramic brackets, eh mas less na daw yung nangyayaring damage sa enamel. Kaya pag nade-debond, natatanggal lang ka ng brackets, yung sa usual routine nga na adjustment ng braces, di ba? Minsan may mga pasyente, ang daming natatanggal ng mga brackets. So, pag natanggal yun, syempre, isi-cement ni dentist, no? Tatanggalin nga yun yung cement. Yung bang cement na nakadikit sa ngipin mo. So, maaaring panggalingan yun ng enamel damage din. Hindi lang sa process ng pagtanggal, di ba? Kaya, ang ginagawa, pinapolish pa yan pagtapos ka ng mag-braces. Pinapolish yan para maiwasan yung pagdikit ng mancha kasi pag magaspang, di ba? Maiwasan din yung pagdikit ng food debris. Madali kasing masira eh, no? Lalo na kung nagkaroon na ng damage. Yan. Tapos, di talaga maiiwasan yun yung magkakaroon ng konting gasgas or scratches sa enamel surface, yung white portion ng ngipin, di ba? So, may konting gasgas na nangyayari. So, pinapolish ng maigi, no? Para ma-prevent yung staining or yung pag-build up ng plaque. Eh, ano naman po yung pangalawa or huli? O, yung huling-huli na, na possible na complication or risk ay yung relapse. Itong relapse na to, yung sinama ko na siya sa risk or complication eh, no? Kasi consequence din kasi siya ng di pagsusuot ng retainer after tanggalin ng braces. So, yung dalawang huling pinag-uusapan natin ay pag tinatanggal na yung braces, no? So, pag hindi mo sinuot yung retainer mo according sa instructions ni dentist, maaaring magkaroon ng relapse. Ano ba itong relapse na to? Ano po ba yun? Yan. Ano ba yan? Nag-shift yung ngipin into an unfavorable position. So, hindi naman ibig sabihin na babalik sa pagkakasungki mo dati, babalik ka sa itsura mo dati. Hindi naman ganun. Pero, pwedeng mag-shift or gumalaw ng konti yung ngipin na naayos na dahil hindi mo pala nasuot yung retainer or nawala mo pala, di ba? Kaya, kasama din siya sa possible complication, di ba? Yung relapse. Tapos yung relapse din, bukod dun sa hindi pagsusuot ng retainer, meron pang ibang dahilan tulad ng orthodontic factors at saka yung normal age changes na pag-uusapan natin sa future vlogs. Yan. Kung ano yung mga iba pang causes ng relapse bukod sa ano sa hindi pagsusuot ng retainer. Pero usually, number one nagiging cause yun eh, hindi pagsusuot ng retainer. So, kailangan ng talaga ang commitment. Nag-commit ka sa pagsusuot ng retainer. Parang hindi na, minsan kasi inuulit-ulit yung pagbibraces, di ba? Oh, eh, siyempre,
baka may complication na nangyari tulad yung napag-usapan natin, yung mga root resorption, di ba? May mga gingival recession na nangyari, may periodontal problem na, tapos nag-relapse pa. O edi pag nag-braces ka uli, medyo problemado ka na yan. High risk na talaga, di ba? Hindi na risk. High risk na yung mga ano, na mangyayari sa'yo. So, yun. Kailangan sundin lang yung mga instructions ni dentist pag naka-braces ka na. Tsaka pag after mag-braces, pag naka-retainer ka na. Proper oral hygiene, importante din yun. No? Yan. Pain po natin si Girly Swelita. Dayan. Dayan. Akim Balen. Ito, sasagutin ko yung tanong niya, Lois. Ano po dapat gawin kapag natanggalan ng bite box? Twice po akong nalagyan ng dentist ko pero natatanggalan talaga ako. Oo, sabi nga niya, lagi siya natatanggalan. Sinisiment kasi yan, iba-ibang klase ng bite blocks na, napanood niya siguro, no, yung dating ginawa nating blocks. Pero kung hindi, natatanggalan ka lagi, sabi nga, mayroon namang removable na isusuot. Medyo hassle lang talaga siya pag sinuot. Oo, yan. Kay Jade Pakatang at kay Depp Ed Erica Joy Basalote. Yan pwede nating sagutin niya. Okay. Ask ko lang din po, Doc, do I need to worry po about my braces? Ilang consecutive months na din kasing no changes si dentist ko. At cleaning ang palit lang ng rubber band, di pa din pantay yung bite ko. Pinastop na niya ako sa pagsusuot ng elastic. Oh, sabi ko, baka may ibang approach na gagawin si dentist. So, pag ganyan, huwag lang kayong maiinip. Pwede nyo naman tanong kay dentist yung ano ko, anong next step. Na hindi naman ma-offend yung dentist kasi maganda rin, interested ka, hindi lang yung... Mas gusto ko ay medyo nagtatanong yung pasyente kasi yung iba... pupunta lang, nagpapa-adjust. Parang minsan, pag di na sila nagtatanong tungkol sa braces nila, baka kasi ginagawa na lang accessory, eh, no? So, maganda yung medyo concern ka dun sa, ano, bagay-bagay. Hello po kay Ann Clarice Agapito. Jackie Galban. Hello, lagi daw siyang nanonood. At kay Jade Pakatang. Yan, meron siyang tanong pala uli, Lois. Saling tanong. Paano po ba malalaman na lisensyado ang isang orthodontist? Aside sa siyempre, ano, medyo nag... Dun sa calling card, nakasulat minsan practicing orthodontist, no? Minsan meron kami tinatawag na wall of fame. Pero may mga certificates yung dentist. Tulad nito, yan, sandali. Ito. Ayan, yung mga, may mga wall minsan yung mga dentist na ganyan para sa kanilang mga certificate, di ba? Para malaman mo kung legit na orto. Tapos tatanong. Edney Ruiz. Ayan. Rica Shane Villanet. Salijaja de Colong Gabriele. Salo. At Shana Garcia. May tanong si Shana. Kailan po daw nilalagyan ang power chain? O, depende sa case mo, tsaka sa dentist, kung anong part na ng treatment. Depende yan. At kay top 10 and most amazing. Yan. Ano ba ito? Yan, may tanong siya, si top 10, most amazing. Pwede po ba kaya na lang bumili ng rubber? Kasi wala pong magandang color sa dentist. Kaya pinagpapayusan kong braces. Okay. Sana po manotis yung comment ko. Thank you. Basta magpaalam ka lang, hey, dentist, na bibili ka ng sarili mong kulay. At dapat siya yung maglalagay, ha? Hindi ikaw, di ba? Dalit mo lang pag nag-next adjust, kung okay kay dentist na yung binili mo, ang gagamitin. As long as siya yung naglalagay, yan ang importante, hindi ikaw. Next. At kay Janine Rivera. Ito, nagkinabitan daw siya kahit walang x-ray. Okay lang po ba yun? Kasi lagi ko sinasagot. Marami kasi nalalagay ng braces na walang x-ray. Lagi sinasagot, mas maganda pa rin yung may x-ray. Tsaka panoorin yung vlog tungkol doon. Okay. Kat. Okay. Brian and Mama. Si Sarah Jane, I can help. May tanong siya yan. Opo.
What if po kung molar ba nung nakabrace, may mangyayari po bang changes sa ngipin? Thank you po. At if wala pong molar bond pag nakabrace, so hindi naman ba buckle tube ang nakalagay sa ngipin mo? Kung dapat kasi may anchor hanggat maaari pag nagbe-braces, no? Mas maganda yun. At kay Kaysin, new subscriber. Sabi niya, kung masakit pa ba? Pag ang pangbunutin ang ngipin kahit patay na po. Mm-hmm. At depende ba talaga sa klinik ang minunumun ng braces? No? Kasi usually, sa mga area ng sa mga dentist, meron talaga na pagkakasundo ang minimum fee. Yung iba pasaway lang, hindi talaga sumisunod sa minimum fee. Tapos sabi niya, masakit bang bunutin ang ngipin kahit patay na? Yung nerve yun, sinasabi mong patay, dentut na. Yung mismong nerve ng ngipin, pero yung surrounding tissues, yung gums, yung bone, yung mga nerves na nagsusupply, at saka blood supply na nagsusupply sa ngipin, at saka sa bone, saka yung sa gums, hindi yun patay, buhay na buhay yun. Kaya kailangan pa rin ng anesthesia, yung kung saan nakakapit yung ngipin mo, di ba? What? Hello po kay Team Aragon. I love Papa Jesus. Yan. Dishwashing liquid daw ang baby. Panglinis sa retainer siguro ang tanong niyan. Oh, no? O pwede lahat yun. Yung mga pinakita ko dun sa vlog kung paano linisin ang retainer. Pwede yun. At kay Angelica Leo Cadio. Ito nga yung bilhin niya ata siya na x-ray. Next, okay. I see. Adori Dominguez. New subscriber siya. Yan. At kay Sayux. At kay Aljun Sinsiman. Yan. At kay Joanna Marie. At kay Tablatin Kim. Tablatin. Yan. Magkakotokain. Yung ba yung sabihin mo? Okay. Tawa si Jessica. Jessica, no? Maya Paeldo, Lord. Hello po sa mga subscribers at viewers. Hello po. Kumusta na, no? Ngayon, ang part 3, no? So, ng possible risk or complications kapag na ba? Okay. Ano? Juhariya. At Juhaira. Juhaira. Hello po. Hello, yan. Thank you sa mga sa panunod. Ayan, Loy. So, nakumpleto na yung mga possible risk or complications kapag naka-braces ka na or pagpatapos na yung braces mo. So, at least alam nyo na lahat, no? Although may mga ganon na risk or complications na nangyayari, syempre mas matimbang pa rin yung benefits ng pagpapaayos ng ngipin. Syempre, una na yung appearance mo, di ba? Yung function. Kasi madaling linisin, di ba? So, mas marami naman yung magandang nangyayari pag nagpapabraces at naaayos yung bed, di ba? So, mamamanage naman yung mga risk or complications na yan, di ba, Lois? Wow, huwag kakalimutan! Oo, sana may masyadong excited. Taba na pa ang sinabi ko. Sana may natutunan sila sa vlog natin ngayon. Huwag kakalimutan. Don't forget, like, share, and subscribe. Bye!